Hey everyone, I am welcome to my YouTube channel. I am Jerson Vargas. Sa video ng ito ay ipapakita ko yung time lapse na ginawa ko kay Taylor Swift. So panoorin na lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo is sa mata talaga ako nag-uuna ng shade kasi yung mata niya talaga is yung pinaka-track sa isang pagpo-portrait. Then yung una kong ginagamit is yung brush na maliit. Ayan. Maganda kasi siya i-apply, hindi siya hindi kumakabit yung charcoal na yung mga bilog-bilog kasi hindi pa yung masyadong pino. Kaya napaka-smooth niya i-apply sa unang ano yung pinaka-base ng skin tone. Ito naman na sumunod na brush is round brush siya. Nabili ko siya kasama ng poster paint na ano pin basta sa, ano ko siya nabili. Yung pag-apply ng ano sa unang layer yung talagang ginagamit ko, yung pinakamaliit na brush. Tapos papatungan, pangalawang patong is yung itong brush na kulay blue. Or gagamitan ko siya ng pencil para sa pangalawang layer. And yung mapapansin nyo is napaka-smooth talaga yung apply ng dalawang brush sa pag-skin tone. Tapos sa pag-gawa ko naman ng ilong is kumakita nyo dun talaga ko sa dart sa yung kulay black talaga siya mag-start para dun na mismo mag-shade na papunta dun sa light part ng skin tone. Kasi para ano, pag nag-start siya kasi sa dark part, doon mo na matatansya yung pag ano mo ng mga parts na kung saan light. Kung alin yung dapat hindi masyadong tamaan ng pag gamit mo ng brush. Ang importante kasi yung pag yung paraan ng paggamit ay pag ano ng dark muna bago sa light. Kasi kung lalo na sa mga nag-grid lines or grid lines user, napaka-importante na unahin mo na yung dark part bago ka sa light part para hindi na mawawala yung proportion ng mukha. Kaya sa labi naman is ganoon pa rin, kain tayo sa dark. Kunin mo yung part na saan ka mag-start na dark part para yung pag-sweat mo ng skin kung mapapansin nyo, laging dalawang brush muna yung ginagamit ko, yung maliit tapos yung bilog na isa, yung bilog na kulay blue. Napaka smooth kasi nung yung kulay blue na yan. Ito naman tayo sa mata, ganun pa rin, dun tayo sa Irish muna mag start dun sa kulay pinaka itim, tapos dun sa light part is anuhin muna siya, is dadandahanin mo yung pag shade nung pencil or ng brush. Ayan, kung mapapansin nyo is may mga part talagang yung kulay white is hindi talaga siya masyado dapat tamaan ng pencil or ng brush. Kasi iba yung light na galing sa natural white kaysa sa pinaggamitan mo na ng eraser. Ayan. Mapapansin nyo talaga is patong-patong talaga yung paggawa ko ng skin or kahit sa mata.
Yung charcoal palang ginamit ko dyan is yung bar. Ikinuskus ko muna siya sa extrang papel para doon ako mismo mag-shade nung brush bago ko apply doon sa drawing. Isang technique din para hindi ka magkaroon ng himulmul sa ginagawa mong drawing. Kasi kung direct ka maglalagay ng charcoal powder doon sa brush o yung brush ang duduk-duk mo sa charcoal powder, may possibility na makuha mo yung mga himulmul or may mga granules pang powder. Pag in-apply mo siya sa drawing mo is magkakaroon ka ng biglang ano doon sa drawing mo, pang mag-dark na, mahirap na siya. Kahit na sabihin na may kompleto ka sa eraser, iba pa rin kasi yung nabibigla yung darkness. Ganun lang yung process, yung patong-patong lang talaga yung pag-a-apply ng skin tone. Ako kasi, yung paan ko talaga kasi is yan, light na light lang talaga muna ako nag-start. Hindi ako yung biglang-bigla yung pag-apply ng skin tone. Siguro kinasanayan ko na din kasi 'di ba, may ang ano kasi is kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo mag-skin or paano tayo magdodrawing. Siguro kanya-kanyang style na lang din. Ayan, ang dalawang brush naman din na magkasunod na nagamit is ganun din lang din naman yung paggamit doon sa bilog. Kasi napaka-smooth na smooth din yung ano ng brush na yan. Nabili ko ata siya is ano siya, Animan, nasa 200 plus. Pero sulit naman yung pagbili mo. Ngayon, dito naman sa buhok is, ginamit ko muna is 5H na pencil. Kasi para lang din siya yung, paggamit mo ng ball pen na walang tinta. Ayan, ganyan din oh. Kung ball pen na walang tinta siya yung pag, tawag naman sa technique niya is indention. Kasi yung ball pen na ginamit mong walang tinta, siya na yung unang magmamark dun sa mga line or magiging hair strand ng buhok na gagawin mo. Pero at ano pa rin, kailangan mo pa rin mag-layer ng charcoal or gagamit ka pa rin ng pencil para dun sa mga dark part. And additional pa rin, mag-eraser ka pa rin. Kasi may mga part na hindi naman kayang ng pag-hair stand mo gamit ang walang tintang ball pen or yung dun sa 5H na pencil. Ayan, nag-eraser pa rin ako kasi may mga part na hindi saklaw ng pag-indention. Pag nagbubuhok talaga ako is yung technique talaga ng indention and eraser technique ang ginagamit ko. Ayan, ganun pa rin. Doon pa rin tayo sa dark part ng start. Parang din naman siya ng skin tone. Ayan, indention yung walang tintang ball pen yung ginamit ko sa part na yan. Tapos shade ng charcoal powder. I mean dun sa powder na